Eto naman pampam, Aidan James Mendoza na ipagremeten dito pang second place. Ayun. Ayun mga pampam, magandang araw sa inyo. Pang stage 4 na tayo dito sa Tour of Thailand 2024. 1 kilometer to first intermediate sprint. Dito may grupo dito, kasama dito may Pinoy rider dito sa harapan. Si Luis Krug at si Aidan James Mendoza. Ito na, last 500 meters to first intermediate sprint. Sino kayang kukuha dito? Mukhang panlaban dito. Meron tayong dalawang sprinter dito. Aidan James Mendoza. Ito na, ipagrimat na dito sa Thailand. Ito na, Thailand kaya si Aidan James Mendoza. Ayun, Aidan James Mendoza, pang second place. At pang fifth place naman si Luis Krug. Napakatindi ng ano, ng rimatian nila. Ito, makikita nyo dito, nag sabay yung dalawa, Thailand versus Philippines. Pero talagang lumamang doon yung Thailand. Pero konti lang, muntik masundot. Konti lang. Ayun, pang second place Aidan James Mendoza, pang third place naman itong Thailand. So dalawang Thailand, no? Dalawang Thailand na kalaban niya dito. Isang Malaysia. At ayun, pang fifth place si Luis Krug. So maganda ka ng laban dahil para yung sprinter yung nandito. Ayan, Aidan James Mendoza pang second place. Papunta naman tayo ng KOM 5 kilometers to KOM 1. Sa ruta nila ngayon mayroon dalawang intermediate sprint at may dalawang KOM. So pagalingan sa aon ngayong araw na to. Kung kahapon talagang mala black wool lang inaon nila, dito siguro mild lang, pero dalawang KOM at mas mahaba ang ruta dito. Kaya good luck sa mga climber. Siguro naman walang madi-DNF dito dahil yung aon dito hindi naman katindi nung kahapon, na talagang sumasayo sila sa aon. Talagang naglalakad na yung iba doon sa aon kamon. So ito na yung ano natin, second group nandito si Lucero. Si Jan Lucero nandito sa second group, kasama niya dito yung nakasuot ng yellow jersey, ang overall leader ng jersey, ang yellow jersey, nandito sa second place, sa second group. So first group ay 6 riders yata, 6 riders second group. So ito ano to, third group na tong nag-ahabol. Ay, second group na nag-ahabol dun sa 6 man breakaway. So kasama dito si Ronilan Kita. Si Ronilan Kita, nagkawatak-watak sila kanina sa bandang pagpasok ng ano, KOM. So pupuntang KOM tayo, sino kaya ang unang talagang si Toto, naka black jersey. Ayan na, mukhang wala na gabol. Ito ay from Indonesian rider. Ayan na, tumawid na. Ayan, pang first place dito sa KOM. At ito pang second place, mukhang kakampi niya rin. Ayun, kakampi niya rin ang tumagos. Ayun, so ito yung pagkasunod-sunod. So ayan, si Maulana Asnan. So ito naman, punta tayong ano, second KOM. So siya pa rin ang rider dito, umaatake pa rin. Talagang agwat ulit siya dito. Mukhang siya ulit ang kukuha. Agwat ulit siya dito. Kakampi niya nandun sa may ano, dun sa pangalawang grupo, nagbabantay din. So ito, siya ulit ang kumuha dito. 2nd KOM na, 1 kilometer na lang. Magtutuloy-tuloy ito. Mukhang siya talaga ang kukuha dito dahil malayo lang yung agwat niya doon sa grupo, sa 5 riders nakasama niya kanina. So congrats dito, siya ang kumuha ng KOM, 2nd KOM. At abangan natin, tatawid yung pangalawang magsi-second sa KOM, 2nd KOM. So ito si Ronilan Kita, nandito sa chase group din, sa pang 3rd group na yata yun. Si Ronilan Kita nag-aabol din. So ito na si Idol, siya ang kumuha ng ano, ng second KOM. So pangalawang ano niya to, pangalawang kuha niya, dahil kanina siya rin kumuha ng first KOM, second KOM, ngayon siya rin ang kumuha. So abangan natin ang magsi-second place sa KOM 2. Ito Ronilan Kita, nandito sa third group, talagang nagbabantayan sila dito. Kasama niya dito yung naka-violet na jersey, yung best ASEAN rider, kasama niya dito. So ito na si Idol. So ito, abangan natin magsi second place. So ito na, makakampi niya rin yata, nakabunga dito Rujay, pero bumungat yung nakaitim na jersey. Kakampi niya rin pag second place yung naka yellow jersey.
Ayan yung overall leader ng yellow jersey pang third place sa KOM. So ito naman, Jericho Lucero nag-aabol yung grupo nila dito sa first group dahil papuntang ano na tayo. Pupuntang second intermediate sprint. Lusong na to, puro lusong. Papuntang second intermediate sprint. Jericho Lucero nag-aabol yung grupo nila dito sa first group. Nag-aabol sila dito, puro lusong na to. Mahahabol pa kayo sa patag yung grupo na yung first group na kasama dun sa ano, na kinabibilangan ng nakasuot ng yellow jersey. Ayan, Jericho Lucero dinadapaan dito sa lusong. So ito naman yung ano. So ito na sila, Jericho Lucero. Konting-konti na lang maabutan. Nagbe-maintain na sila ito ng 40 to 50 kilometers per hour. 50 kilometers to per 1 kilometer to second intermediate sprint. At may agwat dito na tatlong rider from Terengganu, Lusantra ba yun, yung naka-black jersey. Tapos ito, mukhang may isang Thailand din dito makikipag-rematean dito sa Terengganu. Mukhang sumuko na yung naka-black jersey dito. So ito, dalawa na sila dito. May isaan pa kayong Terengganu, pero bumungad. Wala, naagaw pa rin ng Thailand yung second intermediate sprint from Thailand Continental lang kumuha. So ito naman yung tapelito natin. Medyo namuuna sila dito. Kanina nagpakalasan talaga sa ahon. So pasensya na, hindi ko na pinakita yung pakalasan sa ahon dahil mahaba-haba ang video. So pasok na agad natin dito sa kung saan nabuo na yung grupo dito na may 9 riders. 9 riders dito sa first group. At nagpapakalasan din sila dito. So ito, Jericho Lucero umurong sa dito. Pumasok na siya ng first group. Nandito na siya si Jericho Lucero. Kanina nag-aabol lang yan sa bandang lusong. So nahabol niya itong first group. At nandito siya ngayon, nakipagbantayan na dito sa first group. Nakabungad yung Terengganu. Ayan, bumuka. So ito, pumulusok na naman ulit Terengganu naman dito. Sinundan ng China Glory. China Glory nag-aabol ito sa Terengganu. Gustong kumawala. Makakawala kaya dahil matindi rin ang bantayan dito sa first group. Talagang wala rin talagang nakakawala. Kanina pa ito nagtitiran dito, pero wala talagang nagtatagumpay. Talaga nahahabol pa rin talaga. So dalawang rider dito, pilit kumakawala dito from China Glory at Terengganu. Pero pinapakalas ng Terengganu itong China Glory talaga. Ayaw niyang pakapitin, talagang pinapakalas niya dito yung China Glory. Ayan na, yumuyo ko na yung China Glory. Mukhang iba na ang sipa nito. Ayan, medyo humabol ng bagya. Humabol ng bagya, dumidikit. Dumidikit ulit sa Terengganu itong China Glory. So may sipat-sipat sa likod kung may nakasunod sa kanila. So ito, nagdikit sila ulit. Dalawa sila dito. So malawit-lawit na to. Ilang kilometro na lang papuntang finish line. Dalawa sila dito. China Glory naman nagdala. China Glory nagdala naman dito. Pero ito na yung second group, no? Nag-aabol na dito. Kasama dito Jericho Lucero. Nakatutok lang siya dito dahil para magkaroon siya ng makaipon siya ng lakas para sa rematian mamaya. Ito, dalawa dito talagang nagpapakalasan din yung dalawa dito sa harapan ng isang Terengganu at isang from China Glory. So ito, matulis na ang dalaan dito sa sa second group. So itong pilot na mumuo na rin sila dito. So nabuo na sila kanina, nagpakalasan din yung sa ahon. So ito, 5 kilometers to finish. 5 kilometers to finish line. Talagang ito na, mukhang pinakalas na ng pinakalas na ng Terengganu si yung China Glory. Pinakalas niya, matutuloy-tuloy niya kaya hanggang finish line. Matutuloy-tuloy niya kaya dahil itong grupo ay talaga nag-gabol. Last 3 kilometers to finish sa Jericho Lucero, nandito na, nakaabang lang din. Bantay sarado na dito si Jericho Lucero dahil mahirap na, sayang ang pinaghirapan niya mataga. Kanina pa siya talagang nagtratrabaho din talaga si Jericho Lucero, kaya talaga mahirap na masilat pa dito.
Nabantayan na sila ulit dito. Buo na ulit sila dito. Tumakas dito sa bandang kaliwa itong asuntara ng ano ng Indonesia. Dinikita naman ng isang Thailand. Hindi, tinatandi rin talaga siya mga katakas dito. Talagang binabantayan talaga siya. Pero agot siya ng bagya. Talagang dumidikit yung Thailand. Thailand talaga dumidikit din talaga. China Glory nakatutok din. Eto, nabuo na sila ulit dito. Naabutan ng bagya. Pero eto. Eto mukhang kung magtutuloy ito naka black jersey, mukhang ito kukuha nga finish line ngayon. Pero nakaagwat siya ng bagya dito. Eto na, nagkakagulo na dito. Talagang matindi na ang gulangan dito sa harapan ng bantayan. Dahil yung peloton na sa likod nakasilip na. Nakasilip na yung peloton. Mukhang tumatakas pa sa likod. Eto na, more than 500 meters to finish line. To last 500 meters talagang matindi na ang bantayan dito talaga. Sino kaya ang unang tatawid ngayon sa finish line dito sa stage 4 20 stage 4 dito sa Tour of Thailand 2024. Eto na, kumawala dito ang Terengganu. Ang bilis ng kanyang tira. Nakatutok naman yung Thailand. Rojai, ayan na, Terengganu tumira na. Rojai nakatutok din. China Glory, si Jericho Lucero dito talagang tagong-tago siya dito. Makakano kaya, pang ilan kaya siya dito? Ayun, tapos Rojai pang third place yata. Rojai yung nag first ay Terengganu. Ayan, pang second place yung naka best Asian rider na jersey. Ayan, second place ang Thailand, pang third place ang Rojai, pang fourth place China Glory, pang fifth place China Glory, at pang fifth place, pang sixth place ang ating kababayan Jericho Lucero ng Pilipinas. Go for gold. Yeah, yun. So ito na magka ito naman yung second group na tumawid dito sa finish line. So pang ilan kaya sa ranking ang mga Pilipino sa ito? Nagkaano pa dito, nagkaramatean pa dito sa peloton, ha? Pang ilan kaya mga Pilipino, no, Filipino riders sa finish line? So ito sila mga grupo ko, nagsama-sama sila dito. So ito pagkasunod ngayon sa stage 4. Ito ang resulta. Pagdating naman sa All Filipino Riders, ito ang pagkasunod nila. Jericho Lucero pang rank 6, pang 6th place Jericho Lucero na may 3 points. Sinunda ni Mark Ryan Lago pang 13th place na may 19 seconds gap na kailangan niyang kalamangan lang, 19 seconds gap. Tapos Ryan Tugawin pang 16th place, Joshua Pascual pang 22, Francisco 32, 35 Rens Michael Bondoc, Ross Tom Dim 37, 38 Ronilan Kita, 67 Rex Luis Krog, 73 Reyes, 77 Mendoza, 86 Walda. So ang pinakamalayo lang pagdating dito sa GC, ang pinakamalapit pa rin dito si Ronilan Kita pang 13th place. So meron lang siyang 2 minutes and 47 seconds ang kailangan nabulin, at sinundan ni Jericho Lucero na may pang 20th place na may 3 minutes and 55 seconds na kailangan nabulin. So pinamalayo dito ang rider na si Efre Reyes na meron siyang 26 minutes and 47 seconds na dahil din sa mga ahon na pinagdaan nila kahapon sa kanina sa stage 4. Pagdating dito sa points naman, ang pinamalapit dito sa ranking ay Sir Ryan Tugawin pang 18th place na may mayroong 14 points. 13 points Aiden James Mendoza pang 20th place, at Jericho Lucero na may 10 points, 26. At pagdating naman dito sa ranking ng team classification, pang rank 6 ang Gopo Gold, at 13th place naman ang 7-11 sa best Asian rider. Itong magandang balita dito sa stage 4 na to, dahil nag second place sa best Asian rider si Jericho Lucero, at pang 5th place naman Mark Ryan Lago, at pang 8th place Sir Ryan Tugawin. Dito lang yan sa stage 4, ha? Pagdating sa GC magkakaiba-iba ng ranking dahil sa oras na binugol nila dun sa karera sa kahapon at ngayon. So hanggang dito lang mga pampam, hanggang dito lang ang laro natin, at abangan ng stage 5 bukas sa stage 5 dito sa Tour of Thailand 2024. Ayun lang, ride safe.